Samahan nyo ulit ako mag-explore guys sa 5 piso na ito, year 2005 BSP series coins. Nagkilakilatis ulit ako kanina, baka may mga discover tayong bago at hindi tayo nabigo. Kaya itong year 2005 natin ito, hindi lang natin masabi kung variation siya or error coin, kaya dapat nyo po itong mapanood. Okay guys, so bago lang tayo magpatuloy, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe at i-on ang bell na sa ganun updated kayo at mag-join na kayo sa ating membership. At disclaimer muna tayo ha, hindi po tayo bibili na itong 2005 na ito. Sa ngayon, ang content natin ay information lamang at lamang naman talaga sa information ng ating mga content, no? Sinasabi naman natin kung bibili natin, kaya ngayon malinaw ha, hindi po tayo bibili nito, information lang at mag-update tayo dito sa year 2005 nito. At nandito tayo ngayon sa n.nemista.com. Review lang tayo. Ito nga mga 5 piso guys ay may 3 main types of overs: die 1, die 2 at die 3. Lalong-lalo na yung mga bago dyan, dapat maging familiar kayo dito kasi yung die 1 na yan, very thick script of legend dyan. Cogwheel with low tip, no? Pag sinabi kasi yung die 1, yung ating 2005 kasi guys ay die 1 lang yun eh. Ayan, ito po yung die 1. Pansin ninyo, die 1, yung 1993, thick script yan, medyo maliit, no? At ito namang die 2, at ito naman ang die 3, yung 1993, nakadikit na sa inner circle. Diba? Ito nga, die 1 kasi ang ating main topic ngayon. Die 1, year 2005 eh. Guys, diba? So, reviewin nyo po yan. Pwede nyo pong isearch sa Google kung meron kayong mga load yan, ano? At ilabas nyo na yung mga year 2005 ninyo dyan, BSP coin. At maaaring bagong tuklas ito. At, sa ngayon nga ay marami pa tayong di na-discover dito sa mga variation, varieties and errors ng ating mga barya. At kahit sa US guys, no, meron din silang tinatawag na ganyan. At sa ibang bansa nga ay mas pinahalaga nila eh, no? Mas mahilig silang mag-collect ng mga error coins. No, at may isasagutin lang tayo na kung meron kasi nag-o-offer ng kanyang barya, no, at nagagalit siya. Isa nating din natin alam kung viewers ba yun o nagtotrolling lang. Sabi niya eh, ito boss, yung coin ko, pinakita niya yung coin niya, no, at ang pangit na ng coin, hindi naman sinilalait natin, no, kinikwento ko lang pangit yung coin. At sabi niya, ito yung coin na kinuntit mo, bilhin mo, no, para pang pinipilit niya, no. Siyempre yung nag-reply ako, sabi ko, kaya sinasabi ko po sa content, kung bibili man ako, dapat yung uncirculated, hindi yung punga halos sa hindi mo na makilala yung barya. Tapos nag-reply siya, nagalit siya, no? Sabi niya, bakit? Sabi niya, pangit. Yung mga error, pangit yun, di ba? O, tama naman, di ba? Pangit yung error coin. Kaya lang kasi, pag sinabi kasi yung error coin, special yun. At iba kasi ang kondisyon. Pag sinabing kondisyon ng barya, iba yun. At iba rin ang error coins, di ba? Kapag common yung hawak mo at wala namang special dyan at hindi na maganda ang kondisyon, halos hindi na nga natin yan halos mapapansin. At pag sinabi namang error coins, meron kasing error coins na maganda ang kondisyon. Ano? Kasi siguro yung nag-aalok na yun, hindi niya pa naiintindihan yung ibig sabihin ng kondisyon ng coin at error coin. So magkaiba po yun, ha? Ayan. So punta tayo dito sa year 2005, no? Yun na yung ating nahanap, ano? Yung ating nakilatis, actually dati na yung barya na yan dyan, 32% eh. Verse 1 lang kasi sumunod is 2006 na. So sa kasalukuyan walang ibang variation, di ba? Verse 1 lamang at dyan, yung mga value nyo guys, no, very good sa pesos, so, sa fine, sa very fine. Yan, yung mga value yan guys dito sa n.nemista.com. Hindi po ito sa labas, ano? At ginagawa lang naman nating guide yung mga value dito sa n.nemista.com. At pwede namang gawing guide talaga yan, di ba? At hindi naman talaga nagkakalayo ng value kapag nakipag-transaksyon ka sa labas sa mga collectors. Kung ikaw ay magbibenta o bumibili ka, at depende pa rin po yan sa inyong magiging pag-uusap. Diba guys? At wala naman kasi talagang fixed na price or value dito sa mga ano eh,
sa mga coins, mga error coins, kahit naman sa mga yung talagang sa ibang bansa nga, di ba, yung mga may mga subasta sale na dyan, di ba? Kaya nga nagkakaroon ng bidding, siyempre nagbibidding yan para magkasundo kayo. Sa mga tweed, ibig sabihin, wala yung fixed price. At depende nga sa inyo magiging pag-uusap. So yan, dapat na malinaw sa inyo yan. So ito na, nakikita ko sa inyo yung year 2005 na aking nakilatis. Kanina lang, no, ngayong araw lang na to. So yan, yung 2005 yung tatlo na yan eh. Guys, at magaganda pa ang condition na itong mga to, circulated. But maganda, sabihin natin extremely fine, ganun, ano, or EU, kasi makikita nyo yung kilang. So tingnan natin yung appearance ng mga year 2005. Itong mga year 2005 ay reverse one lang, pinakita naman natin kanina. Ayan ang itsura ng reverse one, guys. So, thick script, Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kapal yan. Ganun din to, isa na to, 2005 din to eh. Ito na lang yung gawin nating pinaka example, no? Ayan, reverse one, thick script, mabababaw ang ipin ng cogwheel, yung araw, no, yung 1993 medyo maliit at nakalayo sa may inner circle, yung bilog sa gitna, inner circle ang tawag doon. At yung scallop borderline na nasa pagitan ng rim at Bangko Sentral ng Pilipinas, yung alon-alon, scallop borderline po ang tawag dyan eh. So ayan ang kanyang natural na appearance. Kahit sa ibang mga reverse one na date, ganyan din ang itsura nila kasi reverse one lang, you know? So maya-maya ipakikita ko na ito, no, yung 2005 na nakita natin. Ipakita ko lang itong kuha tayong isang year dito na reverse one din, para lang mapatunayan natin yung reverse one din to, 1997 to, you know? Halos ganun din, you know? Pare-pareho lang sila itsura. Yung scallop borderline, hindi halos nakadikit sa rim, di ba? Ayan, so best, ganun din. Halos pare-pareho sila. At kunin natin itong ating 5 piso. Guys, tuos lang kayo. Tingnan nyo lang mabuti. Yan lang naman yun yung gagawin dyan. At mamaya, ganun din ang gawin nyo sa mga 2005 nyo. Kung meron kayo lente, so best nyan, wala naman kayong ibang mapapansin. Ganyan lang naman siya eh. Napakuha mo lang obers nito. At pag binaligtad mo na, dyan rin siya magkakatalo. Ayan. So, nilente-lente ko yan. So, napansin ko bakit. Kinumpara ko eh. Ang kapal eh. So, para sa akin, itong 2005 na ito, masasabi ko, kung papangalanan ko to, siya yung merong extra thick script na reverse 1. Guys, pansinin nyo yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung scallop borderline, makapal at halos sumayad na sa rim. Tingnan nyo, nakadikit na sa rim eh, di ba? At yung cogwheel niya, makapal din, halos nakadikit na rin sa may inner circle. Di ba? Dapat po, hindi po yung nakadikit, dapat meron po siyang spacing doon sa inner circle tulad ng pinakita ko kanina. At yung araw niya, eh makakapal yung sinag. Ang kapal niya eh, guys. At yung year na 1993, pansinin nyo, ay halos nakadikit na din doon sa may inner circle. At kaya nagkaganon-ganon, guys, no? So tingnan natin yung comparison dito. Itong sa left yung common na reverse one eh, no? Tingnan nyo mabuti, guys, at mapapansin po ninyo yan. Unahin natin itong sa left, no? Sa isa yun yung scallop borderline, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung cogwheel, yung araw, yung year na 1993. Yung year na 1993 halos hindi nakadikit sa inner circle, pero pagdating dito sa 5 piso natin na ayan, oh, tingnan ninyo, scallop borderline, nakadikit na sa rim. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, makakapal ang lettering. Yung cogwheel, makapal, mas makapal doon sa isa na nakadikit na rin sa inner circle. Yung araw, makapal din. At yung year na 1993, eh halos nakadikit na din doon sa may inner circle. Yan, kaya nagkaganyan yan, guys, para sa akin lang, no? Sa obserbasyon ko lang kasi halos kaya nagdikit-dikit yan kasi makakapal nga eh. So para sa akin, extra thick reverse one ito.
At di ko lang masabi kung variation ba ito o naging error lang siya. Alright guys, ayan, asahan ko po ang inyong komento rito. Malaya po kayo makapagbigay ng opinion. Guys, varieties or error? So mag-decision po kayo kung ano sa tingin nyo, varieties ba to or variation ba to or error coin ba ito. Kung error naman, napakaganda naman ang pagkaka-error niya, di ba? Pulidong-pulido yung pagiging extra thick script ng 5 piso na ito. Ayan siya guys, so pakikilatis nyo to at ganun din ang inyong mga barya dyan, baka may hawak kayo nito. At sa ngayon, di pa natin mabibigyan ng value nito, pero syempre pag variation yan or error yan, para yung magiging mataas yan, syempre kung error man yan or variation. So yan po ang kabuuan ng content natin ngayon guys, no? Huwag po kakalimutang mag-subscribe ha? At paki-on ang notification bell syempre, para update kayo kapag meron tayong mga bagong videos and content na kagaya nito. Ayan, so andito na lang po ating content. Thank you very much guys, no? God bless you all. Out po tayo.